Hello, 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 and welcome back dito sa Turf Cafe. Today, may gusto sana ako i-feature no, na gamit natin dito. Isa yung go-to coffee maker ko, yung Mocha Express. Gawa sa Italy ito. Ang may gawa nito ay Bialetti. No? At itong material na ginamit nila dito ay aluminum. So, pwede siyang ilagay sa ibabaw ng burner, pwede rin naman, sa mga electric stove. At ito raw, mocha pot na ito, ay naging regular no? Sa mga bahay sa Italy. Hanggang sa ito ay sumikat na sumikat, na parang pag wala ka nito, ay parang hindi kumpleto ang bahay mo. Yan. So sumikat ito sa buong mundo. Now, nagkaroon din ako nitong panibagong disenyo no ng Bialetti. At ito yung tinatawag na Mini Express. Bialetti Mini Express. Siguro, very obvious naman kung bakit tinawag siya mini. Pero, this is good for 2 espresso. So, tingnan natin ang disenyo niya. Same, made of aluminum. Ito yung pinaka-water chamber niya. So, pag tinanggal natin, nakita natin, may dalawa siyang spout dito. Then, sa ilalim, mayroong filter, metal filter, and with rubber gasket. Okay, so, ayan siya. Now, ito naman pinaka-water chamber niya, ay mayroon ding part ng water filter. O, dito inilalagay yung pinaka-ground coffee. Pansinin natin, yung shape niya, parang maliit na funnel or yung parang imbudo. So, yung tubig, yung pressurized hot water, dito ngayon dadaan, tapos pataas. So, dadaanan niya yung nakalagay naman sa ibabaw na ground coffee. At doon magsisimula yung extraction. So, from there, ito ngayon, yung pinaka top piece natin. So, pag angat ngayon ng extract, dadaan siya dito sa dalawang spout na ito. I believe may disenyo rin sila rito na single spout lang. And then, kinakailangan, you have yung iyong mga demitas. Etong kanyang patungan ay made of aluminum din. So, tingnan natin. So, ito yung lalagyan, yung tubig. Meron tong air pressure release bulb. At ito yung makikita mo rin from the inside. Ano ba yun? Ayun yun, sa loob. So, pag nilagay mo siyang tubig, dapat yung level ng tubig mo just right below doon sa pinaka-pressure bulb na yun. Mas maganda kung lalagyan natin ito ng mainit na tubig para mas mabilis ang pagluluto. So, for now, paano ba maglagay dito ng kape? Lalagay mo yung buong coffee bean, ano? Pero hindi yan ng talagang direct na gagamitin natin, yung whole coffee bean, hindi. So, ilalagay lang natin para ma-measure, no? So, tingnan natin, ayan. Siya yung pinakapangtakal ng dami ng kape. Pagkatapos, i-grind natin. So, this time, we can use this hand grinder. Pwede rin naman electric grinder kung gusto natin. So, itong daming kape to, mamaya, pag ground coffee na, ibabalik na natin siya rito. Tingnan natin. Tingnan natin kung totoo nga na kakasya siya rito. Parang nung i-grind natin, pansin ko, kumapal yung volume. So, hindi natin mailalagay lahat. So, pag naglagay pala tayo ng coffee beans dito, hindi dapat punuin. Para pagka-generate na natin, yung tama-tama lang. No? Hindi rin kasi pwedeng pantay-labi pag ating iniligay dito sa pinaka-panel na ito. So, dapat medyo mababa ng konti. So, ito na siya. Punta tayo dun sa paglalagay ng hot water, no? Okay. So, alright. Mainit na. So, take note, pag nilagay nyo mainit na tubig to because it's aluminum, mabilis siya. Iinit din. So, ayan siya. Okay? With hot water na, ito ngayon yung ating pinaka-funnel na meron na ring ground coffee. Ibigay natin. Next.
tetread na natin, tetread in na natin yung pinaka top piece. So, nandun yung spout. Dapat tayong basahan. Mainit. So, it's very important na talagang proper yung pagkaka-tighten natin para hindi sumingaw, no? Pagka kumukulo na, tumataas na yung pressure, hindi mag-leak yung ating tubig mula doon sa gilid. So, naka-ready na naman din itong ating burner. Ilagay na rin natin agad itong dalawang denitas dito. Pag-receive. So, titingnan natin, no? This is interesting kung paano lalabas yung extra papunta doon sa denitas. So, let's start. Yan na. Oh, let's watch, let's watch. Sabay na sabay din naman siya, no? Nag-release ng ating espresso. Can you see that? Kita ba natin? Ayan. Alright. So, kapag ka ganung air na lang lumalabas, can turn off the flame and ito na yung ating dalawang espresso. Same naman, yung dami niya, no? Parang medyo angat lang ng konti itong nasa side na ito kesa dito. Nagkaroon din siya noong foam or yung krema, no? Doon sa gilid. So, kapag inamoy natin, parang pareho rin yung lumalabas, ano? Dito sa ating mocha pot. So, the only difference, mas maliit siya. Tapos, mas interesting yung presentation niya kasi nakikita natin yung paglabas niya through this metal spout. So, ayan. This is our Bialetti Mini Express. This is part of the Bialetti Mocha Pot family. So, once again, thank you for joining me dito sa Turf Cafe.